Hey guys, good afternoon and welcome back to my channel. Christmas. Good afternoon. Pagpasensya nyo na kung medyo madilim yung ating ilaw. At pasensya nyo na yung ating background muna kasi medyo wala akong sa mood. Ayoko sana mag-vlog. Kaso, diba sabi ko nga, diba, na lahat na mangyayari sa akin ay i-vlog ko na. Pasensya nyo na rin yung aking pagmumukha kung haggard. Or wala akong ayos kasi hindi ako makamove on sa nangyari. So ngayon, medyo tinatawa-tawanan ko na lang kahit papano para, alam mo yun, hindi masyado masakit sa dibdib yung nangyari. So, nababasa niyo sa ating title na na-scam ako. Well, may kasalanan naman din ako kaya ako na-scam. At hindi ko rin inaasahan na mangyayari siya. Ganito kasi yung nangyari. Naghahanap kasi ako ng cellphone na budget meal lang talaga. Parang nasa 3,000 to 4,000 lang yung hinahanap ko. And then, nag-charge siya sa akin na meron siyang inaalok na Realme 6i na 3,000. Actually, ilang araw ko din pinag-isipan kung bibilin ko ba siya o hindi. Kasi, syempre, alam niyo naman na mahirap mag-ipon agad-agad. Kasi, alam niyo naman na nakadepende na ako sa sarili ko. So, nakakahiyaman i-share. Kaso, kasi, dapat maging aware din yung iba na wag basta-basta maniniwala talaga na porket mura, eh, maganda din yung ibibigay niyang service sa inyo. So, ganito yan. Nag-alok siya sa akin ng Realme 6i ng 3,000 pesos. Hindi ko siya agad-agad kinuha. Siguro mga ilang araw, dalawang araw ata, bago ko kinuha. And then, ang nangyari, syempre, sa kagustuhan ko magkaroon na ng cellphone na maayos dahil nga, ang ginagamit kong cellphone ngayon is yung ating Samsung A5 na may problema na sa battery sa likod. At syempre ayoko na rin mag-risk na baka biglang sumabog yung phone ko. So sa kagustuhan ko talaga na bumili na ng cellphone, kinagat ko yung cellphone na inaalok niya. Pinabaan ko yung presyo ng less 500 pesos. Ginawa kong 2,500 and free shipping siya. So, pumayag naman si seller na yun nga yung price. Sabi ko, kukunin ko na agad-agad kasi nga kailangan ko na rin sa pag-vlog at kailangan ko din ng cellphone kasi nga medyo yung phone ko may depekto na talaga kasi matagal na rin at medyo may sira-sira na din talaga siya. Napag-usapan na shipment muna tapos payment. So, akala ko kasi, yung ibig sabihin niya na ganun yung COD yun, na parang ihahatid muna ni Ryder dito sa akin yung item bago ko bayaran. So, ang nangyari, nagpa-book siya. Ito yung picture ng GoGo Express. Ayan, so, akala ko hindi yan na na-fake. So, yun pala is, pwede palang pikiin yung booking na ganun. Kasi, syempre, nag-confirm na sa akin, tapos may tracking number pa. So, sabi ko, sige, total meron na pangahawakan. Tapos, nag-send na rin siya ng IDs, na akala ko siya din yun. Well, nung nakabayad na ako sa kanya ng 2,500, kinakabahan ako kasi hindi na siya masyado nagre-reply.
So, ginawa ko, yung sinend niyang ID sa akin, is hinanap ko. Hinanap ko sa Facebook. So, tapos nakita ko nga na yung Facebook na ginagamit niya pang chat sa akin is scammer pala talaga siya. Kasi nakita ko yung totoong may-ari nung ID, chinat ko na ganito, ganyan yung nangyari, na bakit nasaan na yung rider, kasi anong oras na, mag-iisang oras na, nakalipas, ganyan. Tapos sabi niya sa akin ni ma'am na hindi daw siya yung kachat ko. Tapos pinakita niya sa akin na nag-apply na rin siya ng sa police na ginagamit nga yung identity niya na sa ibang tao, sa mga ID, ginagamit din yung fake seller ng phone. Kaya ako nalaman na ayun, na-scam ako ng 2,500. Gumuho yung mundo ko kasi ang tagal-tagal kong pinag-ipunan. Ang tagal-tagal ng sa kagustuhan ko na magka-cellphone. Sa isang iglap lang talaga, bigla akong na-scam. Medyo nahihiya rin ako sa partner ko kasi syempre, hindi naman pinupulot yung pera, pinag-iipunan, pinag-tatrabahuhan, tapos bigla-bigla na lang siya mawawala ng ganun-ganun lang. Kasi natakot, dapat talaga sinunod ko yung, yung feel, yung gut ko na COD dapat. Dapat hinintay ko talaga yung item. Kaso kasi natakot kasi ako na syempre, baka i-post ako sa Facebook na scammer ako na, na hindi ako bumibili. Hindi ako bumili ng item niya. Tapos, pina-deliver na. Alam niyo yun, syempre, bilang buyer, nakakatakot din kasi na kahit sure buyer ka, tapos madelay ka lang ng konti, baka sabihin bogus na ako. Ganon, syempre, nakakatakot din. Kasi, alam mo yun, hindi na rin kasi gumana yung utak ko kasi saka gusto ako lang talaga na magkaroon na ng cellphone kasi nga nagsishare lang kami sa iisang cellphone ng partner ko. E paano kung may mangyari sa kanya, di ba? Na nasa ibang lugar siya, tapos ako nasa ibang lugar din ako, paano kami magkakontakan? Eh yung phone na ginagamit ko ngayon is hindi siya pwedeng gamitin na hindi nakasaksak kasi nga mabilis na rin siyang malobat. Kaya yun talaga yung nag-push sa akin na kailangan ko na bumili ng phone para nakakakontakan kami yung dalawa ng partner ko. At nakakatakot talaga yung mga taong gagawin ng lahat para lang makapandayan ng ibang tao. Naglakas loob ako na mag-chat dun sa GoGo Express na nag-complain ako na may ibang tao na ginagamit yung app nila o yung service nila para lang mag-scam ng mga totoong buyer. Ayan. And then, nag-complain na rin ako sa GCash na tulungan na i-block or kung maaaring ibalik yung pera. Kasi, pwede ka dun sa GCash kasi, pwede ka dun mag-complain na na-scam ka. So, sana gawan din ng paraan. Sana matutukan agad-agad yung ganong pangyayari. Kasi, syempre, hindi porket na-scam ako, tigil na ako, hahayaan ko, or hahayaan namin na magpatuloy pa rin yung fake seller na kumuha ng pera. So, kasi sa dami-dami na ng taong ngayon na scammer, syempre, isa ako sa mga taong natatakot na baka ma-scam ulit ako. So, syempre, as a buyer na totoong legit na naghahanap lang ng magandang service na ibibigay ni seller, syempre, parang cargo ko din na dapat gumawa din ako ng aksyon na hindi ako magdedepende sa ibang tao na maghihintay ako kung ano yung mangyayari, ganyan. So, gumawa din ako ng action na, ayan nga, nag-complain ako sa mga alam kong pwede ko ipag-complain. Sana mapansin nila
Kasi sa panahon ngayon, alam ko marami ng problema. Pero kasi, kung hindi kasi sila, kung hindi ko gagawin yung role ko as a buyer, lagi at uulit-ulit-ulitin lang din ng mga set, mga fake seller, yung mga ganung bagay. So, sa mga katulad ko na buyer na talagang wala naman kayong ginawang masama, gusto niyo lang talaga mag-avail ng magagandang service, or gusto niyo lang naman bumili ng mga items sa mga seller, ngayon, lagi niyo talagang iisipin na COD talaga lagi. Ayan, COD, COD, COD. Lagi ko na itatatak sa ulo ko yon. Kung may bibilhin man ako, dapat laging COD. Para sure ako na nandyan yung item. Ganyan. And, hindi na ako maniniwala dun sa ID na ipepresent kasi pwede naman dayain. Ganyan. Na dapat talaga kilatisin mo yung seller kung totoo ba talaga siya. At ano, wag basta-basta magbabayad or wag basta-basta tatransact ng pera kung kani-kanina para ma-monitor mo yung kung totoo ba talaga o hindi yung seller na talagang nagpupusha yung nabumbili mo ng phone na yun. So, sa mga fake seller dyan, huwag naman po sana kayong mamirwisyo na ng ibang tao. Kasi lahat naman po tayo nagtatrabaho, lahat naman po tayo nagpapagod para lang makapag-ipon ng pera. Hindi porket marami ng online seller ngayon, kailangan lokohin nyo rin yung mga online buyer ninyo. Sana kung maganda yung pakikipag-usap ng mga buyer sa inyo, sana huwag nyo naman kaming lokohin. Kasi, di nyo alam baka yung pera na pinambayad sa inyo, yun na yung last money ng mga buyer ninyo na talagang kailangan lang kaya kami bumibili sa inyo. Sana mag-isip kayo kasi nakakalungkot kasi katulad ko na hindi na mayaman. Wala akong inaasang ibang tao na tutulong sa akin. Alam niyo 'yon, yung bigat, yung depression na binibigay ninyo kasi syempre natakot ako eh. Binigay ko yung address ko, binigay ko yung number ko para lang, alam niyo 'yon. Nakakatakot na. 'Yun yung ano. Yun yung nasa ano ko ngayon, natatakot ako na bumili na ulit sa mga online, sa Facebook na yan kasi marami talagang scammer na hindi mo inaasahan. Naghahanap ka lang naman na maayos na cellphone, na magagamit mo, pero yun yung binigay sa'yo na, alam mo yun, ang pangit ng ginawa. Ayun. Sana wag nyo nang gawin ulit yun, wag nyo sana kayong magparami sa mga fake seller kasi masakit talaga, hindi ko maintindihan. Hindi ako nakatulog dahil doon. At thank you pala kay mama na pinahiram ako ng 500 kasi ayun na nga, syempre, dahil nga nawala yung pera, wala na rin akong panggastos. So, maraming salamat kay mama na kasi walang-wala na rin. Wala talaga. Wala na rin kasing panggastos, ganun. Kasi nga, pinag-ipunan kasi yun. Tapos, hindi ka naman nakalain na mangyayari yun. Sana maging mabuti na lang kayo. Sana gumawa na, kung wala man kayong trabaho, sana magtrabaho na lang kayo. Kasi for sure, kompleto naman yung mga paa at kamay ninyo. Sana gumawa na lang kayo na mabuti. Hindi yung dadagdag pa kayo sa mga taong masasama. Kasi, naiinis talaga ako. Dahil doon di ako nakatulog kasi natakot talaga ako na syempre, diba, scam, na-scam ka ng 2-5 nang di mo inaasahan na parang isang, naku, ang hirap, grabe. Kaya, ayun, malaking pasasalamat ko na nakahiram ako. At least, meron tayong pang ipanggagastos. Ayan. Ayun na guys, so, sana maging aware kayo sa mga bibilhin nyo through online. Lalo-lalo na sa Facebook, guys. Grabe.
dapat talaga sinapi ko na lang yun eh. Hindi, joke lang. So, sana magbigay ng warning itong video na to sa mga taong buyer na bigla-bigla na lang didesisyon na bumili sa mga seller. At sa mga fake seller dyan, good luck sa inyo. Sana gamitin niyo yung pera na yun sa mabuti kasi alam niyo yun, alam niyo yung karma na babalik din sa inyo yun. Alam kong maraming hindi naniniwala na sa karma pero hintayin niyo na lang. So ayun guys, so thank you. Dito na lang magtatapos ang aking video guys. So please don't forget to like and subscribe to my channel guys. Bye!